Nandito na po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, tinatanong muli tayo ng ating mahal na pong Hesus Nazareno, sino ba ako para sa inyo? Naway, lagi natin siyang makilala bilang ating Diyos na nararapat lamang pagkatiwalaan, na nararapat lamang purihin at sundan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain, ang karning hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Papatayin ang sino mang papatay sa inyo, maging ito'y hayop. Sisingilin ko ang sino mang taong papatay ng kanyang kapwa. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa.
sapagkat ang tao'y nilalang, nilikha, ayon sa larawan ng Diyos na dakila. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang kalata nila ang buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan. Nang sunod na lahing, di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan. Nang mga bilanggong, ang hatol ay bitay. Upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag? Sa Siyon o Poon, ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsama-sama sa banal na lunsod upang magsisamba. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Magsitayo na po ang lahat. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. "Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Kilala ba natin ang ating Diyos sa ating buhay? Kung tutuusin po, ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pagkilala sa Diyos. No? Sa unang pagbasa, matapos na parusahan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng pagbaha, subalit may pagliligtas kay Noe at sa kanyang pamilya at sa mga hayop ng mundo sa pamamagitan ng arko, ipinangako niya, no? Hindi po ito totoong nangyari, subalit isa itong alagad na bahagi ng tradisyon at kwento ng mga Hudyo. No? Hindi na muling parurusahan ng Diyos ang mundo. At sa pagdaong ni Noe, sa simula ng bagong buhay, ang iniutos ng Diyos sa kanila ay magparami, magbigay buhay sa mundo. Yun naman ang ibig sabihin nun eh. Kaya gustong magparami, gusto ng Diyos na magparami ang tao ay upang maging buhay muli ang mundong kinabibilangan nito. Pero ibang uri at ibang antas ng pagbibigay buhay ang ipagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak na ang ating poong Jesus Nazareno. Hindi lang buhay sa mundo, subalit isang buhay na patungo sa buhay na walang hanggan, patungo sa kaligtasan. Pero paano ba tatanggapin yun? Sa ating mabuting balita, tinanong ng ating pong Jesus Nazareno, "Sino ako para sa kanila?" Sabi ho nila, "Kayo raw ay isang propeta, kayo raw ay muling nabuhay na si Juan Bautista na inyong pinsan, kayo raw ay isa sa mga ipinadala ng Diyos." Pero ang naging tanong ng ating mahal na poon pagkatapos nun, sila yun eh. Sino ako para sa inyo? Maganda ang sagot ni Pedro. Pero alam natin mabigat yung sagot na yun. Kayo po ang Kristo. Sa ibang version ng mabuting balita, no? May pag-amin na si Kristo na siya ang Kristo ang ipinadala
ang pinili, ang bugtong na anak ng Diyos. Pero kung tutuusin, mabigat yun. Kasi ang ibig sabihin nun, kung ikaw ang kinikilala kong Diyos, ikaw ang sinusundan ko, ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Kung saan ka pupunta, pupunta ako. Kung ano yung mahalaga sa iyo, yun din ang mahalaga sa akin. Kung ano yung ipinangako mo, kakapitan ko. Kaya tumiklop si Pedro nung sinabi ng ating pong Jesus Nazareno, eh kung pupunta ako sa paghihirap at kamatayan. No? Tumiklop si Pedro kung tutuusin dahil gusto niyang ipagtanggol at iwasang mangyari yun. Kaya sinabi niya, sinabi ng ating poon, lumayo ka, Satanas. No? Hindi siya dahil demonyo, hindi dahil siya nagbabalak ng masama. No? Pero yung ibig sabihin ng Satanas dito ay yung parang binabaluktot ang kalooban at salita ng Diyos. At paano binaluktot ni Pedro ang kalooban at salita ng Diyos? Pinangunahan niya. Kaya pinaalalahanan siya ng ating pong Jesus Nazareno. No? Siyempre ang naririto, lumayo ka, Satanas. No? Pero sa ibang salin, sa Ingles, ito ay get behind me. Diyan ka sa likod ko. Huwag mo kong pangunahan. Huwag mong pangunahan ang kalooban ng Diyos. Hindi ka nakikiisa sa pag-iisip at kamalayan ng Diyos, kundi sa tao na natatakot, sa taong nagdududa, sa taong gustong pangunahan ng Diyos, dala ng kanyang pangangamba. At hindi ba't minsay ganito tayo? Hindi lang dahil iniiwasan natin yung mga kahirapan at mga hamon sa buhay, pero tayo mismo ay lumalayo sa Diyos. Pinangungunahan natin ang Diyos kapag sinasabi natin, hindi ko na mahihintay yung pinagdarasal ko, ako nang bahala sa sarili ko. Hindi na kita pagkakatiwalaan. Lagi ka namang late. Wala kang sinasagot na panalangin ko. Pinangungunahan natin ang Diyos kapag sinasabi natin yung mga kasalanan natin, hindi na mapapatawad ng Diyos. Mas kailangang patawarin natin ang sarili natin, pero ang ginagawa natin, inuulit at inuulit at inuulit na lamang ang maling ginagawa. Dahil alam natin, akala natin, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Pinangungunahan natin ng Diyos kapag sinasabi natin, wala ng pag-asa. Pag tinanggap mo na lang yung lahat ng problema ng kalungkutan, kabigatan, na para bang hindi ka na aahon. Pinangungunahan natin ng Diyos. Kaya ang paalala ng ating pong Jesus Nazareno, muli siyang paniwalaan. Muli siyang pagkatiwalaan. Kung siya ang ating poon, kung siya ang kinikilala nating Diyos, kung siya ang kinikilala nating higit na maalam sa atin, hindi ba't nararapat lamang na pagkatiwalaan natin siya? Hindi ba't nararapat na ipagpatuloy lang natin yung mabuting pamumuhay, yung pagsusumikap, iwasan ang pagkakasala, yung pagsusumikap, damayan ng kapwa, yung pagsusumikap, magkaroon ng isang buhay na marapat at matuwid, kahit na minsan, yung pagiging mabuti natin, minamasama ng iba. Ito ang ating pananampalataya. Ito ang pagkilala natin sa Diyos ng buhay, kay Kristo Jesus na ating puon. At ito ang hingin nating uri ng pananampalataya na sana'y lumago sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin.
Magsitayo na po ang lahat. Sa ating pagtitipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo ng may pananalig sa Diyos Ama at hilingin ng Kanyang awa. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang Santo Papa, naway mapanatili ang simbahan sa pananampalataya ni San Pedro, manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway makasunod sa yapak ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang krus araw-araw, manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang mga nabibigatan at nahihirapan sa pagpapasan ng kanilang krus, naway makatagpo kay Kristo ng lakas at kaginhawahan, manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang mga may sakit, naway makita ng tahib lamang ng krus ni Kristo ang kanilang karamdaman, manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners at health workers na matapat na sumusunod sa ating Poong Hesus Nazareno sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin araw-araw ang pagsubok ng aming krus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob na iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, umatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Taste and see that the Lord is good. Blessed the man who sees refuge in Him. I will bless the Lord at all times. Praise of Him is always in my mouth. In the Lord, my soul shall make its boast. The hunger shall hear and be glad. Taste and see that the Lord is good. Blessed the man who seeks refuge in Him. Glorify the Lord with me. Together let us praise His name. I sought the Lord and He answered me. From all my terrors He set me free. Taste and see that the Lord is good.
Blessed the man who seeks refuge in Him. I will bless the Lord at all times. Praise of Him is always in my mouth. In the Lord, my soul shall make its boast. The hunger shall hear and be glad. Taste and see that the Lord is good. Blessed the man who sees refuge in Him. Announcement, kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po, bago ang huling pagbabasbas, na kapag tayo ay nagdiriwang ng banal na sakramento, nagdarasal at nagdedebosyon sa loob at sa paligid ng simbahan, ay kinakailangan pong maayos ang ating pagsuot ng face mask. No? Siguradong nakatakip o natatakpan ang inyong ilong at bibig ng maayos at hindi lamang po nakalaylay at hindi inaalis kung hindi namang kailangan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan
Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinikintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno.